Maingap Reactors Partners, Joustot Vlad. Hi guys, magandang araw po muli sa ating lahat. Ito na naman ang inyong lingkod, Joustot Vlad, na bumabati po sa inyo ng isang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan, saan man tayo dawo ng mundo, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka man. Yes, araw ito po ay tayo mag-update tayo dun sa patungkol dun sa tricycle na hiling ni Ate Maylene. And pero bago po yan, ay kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe kina Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Club, Ate Edna Vlogs, and Ma'am Jack Tapio ay pasubscribe na po and manood po tayo sa mga videos nila. Nabubulol tayo. Ang gulo ng isip ko kasi dahil sa paraanan na yon ay makabahagi po tayo sa mga tinutulungan nila. Yes, ang sarap pakinggan na pag sila ay nag-vlog, lalo na si Kalinga Prof, eh lagi po nagpapasalamat sa mga nanonood na hindi nag-i-skip ng ads at pinapakita yung bunga, yung panonood natin na hindi tayo nag-i-skip. And yes, so ayun, patungkol nga dun sa hiling Ate Maylene na para ba siyang nangungonsensya, kinukonsensya si Kuya Bal. So, pakinggan natin ulit yung sabi niya kay Kuya Bal. Ito po yun. Iwan nyo na kami ni Kalinga Prab. Ano ng mga anak? Ayan guys, sabi niya, iiwan nyo na kami. Ano na ang mga bata? So, yan. Ang tanong ko naman, bakit obligasyon ba nila Kuya Bal o Kalinga Prab yung mga bata? Lahat naman tayo, halimbawa sa akin o sa mga single mom tulad ni si Ate Melissa nga. O ayan, nagpupuyat siya, nagtitinda, nagsosolo. Hindi siya natatakot kahit hating gabi na inaantun siya mag-isa. So, lahat tayo ay may, kung madiskarte ka, ay mabubuhay ka, di ba? So, ayan, kulang lang talaga si Ate Maylene ng diskarte. Kaya, ayan, at kahit pa mas marami yung nag-know, hindi naman ibig sabihin na hate namin po si Ate Maylene. Mabigyan sana lang siya ng maleksyonan sana siya nang hindi kumakapit, umaasa na lang talaga sa Kalinga. Lalo na ngayon na balita na buntis siya. So, hindi po masama ang mabuntis dahil may lalaki nga. Siyempre, kung ikaw bata-bata pa, talaga po na mabubuntis ka. So, yan. At ang masasabi ko lang ay ang mali lang niya dito ay hindi po siya nag-ingat. Ang liit-liit pa nung bata, si Chris Ada yun, ang liit-liit pa nung ilang months lang yun, 8 or 9 months na. Kasi hindi pa ata nakakapaglakad eh. So, ayan, at saka talagang si Ate Maylene ay siya yung babae na ang bilis mabuntis. Yun yung sinasabi nila na, ay hindi nila sinasabi, ako pala yung sasabi na nakaamoy lang ng amoy ng brick ay mabubuntis na. Pero wala tayong pakialam doon dahil kung totoo man, hindi pa tayo sure ha, kung totoo man ay wala pong kasalanan yung bata. Si Maylene talaga yung hindi nag-iingat. At saka doon naman sa patungkol sa tricycle ay parang meron akong selos eh kung halimbawa matuloy na bibigyan ni Kuya Bal ng tricycle. Dahil hindi lang yung mga anak ni Maylene yung makikinabang, dahil meron din anak si Honey Benya. So dun yun yung isang nakakaselos eh, kasi syempre bubuhayin ni Kuya Ben yung anak niya na may anak din. So ayan guys, at maghintay-hintay na lang po tayo sa mga susunod na kabanata kasi hindi pa tapos itong debate na to. Alam niyo kung bakit madadaan pa si debate ito? Dahil alam naman na ang mga viewers po ay talagang galit na galit kay Ate Maylene sa nagawa niya, na para hindi parang kundi talaga na isa siya sa mga nilalaro ang programa ni Kuya Bal.
guys, maraming salamat sa iyong panonood and hanggang sa muli na naman ang inyong lingkod. And maraming salamat sa mga laging sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa Kina Kuya Bal Santos Matuba, ang Kalinga Prop, at Edna Vlogs, and lahat na po ng bumubuo ng Team Kalinga at sa mga ibang team na naka-connect po sa Kalinga. Maraming salamat po sa inyo, na naman ang inyong lingkod, and abang-abang po tayo sa mga susunod pang kabanata. Yes, bye-bye po.